Hello po, good morning, good afternoon, good day sa inyong lahat. Ako po ito si Tin May. Ako po isang teacher din na nagtuturo via online. So since pandemic tayo ngayon, wala pa tayong face-to-face, ay ang option natin ay mag-modular or mag-online. Since right ng estudyante kung sila ay mag-online or mag-module, so nasa kanila yon. Pero itong vlog na ito ay para po sa mga teachers na nag-struggle pa din sa pag-prepare ng kanilang mga assessments, learning tasks, at saka mga activities na ibinibigay sa mga estudyante. Okay, so meron akong natutunan sa isa kong co-teacher, si Jasmine. Hi Jasmine, thank you for sharing this with us. At gusto ko rin i-share sa inyo dun sa mga hindi pa nakakaalam kung ano tong teacher-made na website. So, ito pong teacher-made website ay ginagamit ko as an online teacher na dito ako gumagawa ng mga pinapasagutan ko sa bata at yung mga learning tasks, mga assessments, especially kapag may mga multiple choice at saka pwede rin kasi itong mayroong iba't ibang form of assessment kasi ito. Hindi lang multiple choice, mayroong fill in the blanks, identification, matching type, ganyan. So, natutunan ko rin dito kay Jasmine. So, thank you so much, Jasmine. So, ito i-share ko lang din sa inyo kung paano siya gamitin. At mas madali siya, guys. Hello po, co-teachers. Mas madali siyang gamitin kaysa sa Google Form. Kasi sa Google Form, kailangan mo pang isa-isang i-copy-paste yung bawat question. Kumbaga, one question, isang copy lang siya. Tapos iba pa rin yung pagka-copy mo doon sa choices. Kumbaga, kung naka-prepare na yung iyong file, na ando na yung pang-assessment mo or pang-pretest or post-test, for example, tapos ililipat mo siya sa Google Form, ang hirap kasi isa-isa mo siyang i-copy, tapos ilalagay mo doon sa Google Form. Pero dito sa TeacherMate, ang maganda dito, kung meron ka nang naka-prepare na isang sa isang file na pretest or post-test or assessment. So, itong mismong file mismo, yung i-upload mo dito sa TeacherMate na ito para gumawa ng worksheet. Tapos, lalagyan mo lang siya ng spaces. Lalagyan mo lang siya ng mga spaces o kaya yung mga bilog-bilog kung saan siya shade ng bata yung tamang sagot. So, stay tuned po at ipapakita ko sa inyo kung paano. Okay, so pupunta lang po tayo sa Google and then type lang natin ay TeacherMate. Okay, and then TeacherMate.com. So ito po yung TeacherMate.com. So kailangan nating mag-sign up. Kung hindi ka pa nagre-register, so mag-sign up lang tayo dyan. Ano? Okay, pero kung meron na naman kayong nakapag-register na kayo, so pwede na tayong mag-sign in. So sign in lang po natin. Ayan. So, makikita nyo po dito yung mga worksheets na nagawa ko na. So, paano po yan? First, mag-create tayo ng worksheet. So, itong nasa taas, create worksheet. And then, dito po natin idadrag yung worksheet na ginawa natin. So, ngayon, ipapakita ko muna sa inyo yung worksheet na ginawa ko. So, hindi po pala dyan. Okay, so yung worksheet na ginawa ko ay ito po. So, in example ko na yung quarter 2 ng week 1 namin ng module 1 doon sa science 8 tungkol sa earthquakes and faults. So, kung makikita nyo po, nasa band paper na talaga siya, nasa file na may learning task number 1 and then kung makikita nyo, multiple choice po yan and then learning task number 2, multiple choice din. And then sa number 3 naman, yung nakalagay talaga sa module namin is siya po ay crossword puzzle. Kaso naisip ko, parang ang hirap namang sulatan sa bata kung dito mismo lalagyan. So, ang ginawa ko po, nag-provide ako ng another space dito para dito nila ilagay yung sagot nila dun sa mga numbers ng across at saka dun sa down. So, mas madali po na makuha ng bata at maisulat yung sagot dito sa part na to. So, isi-save lang natin yan. So, mas mabuti siguro kung naka-PDF. Pero, okay din naman po na naka-Word. Gusto ko lang ng PDF para hindi na po na nababago po yung style, yung font style and everything. So, balik po tayo dun sa TeacherMate. So, ito na po, nag-create worksheet na po tayo, diba? So, kailangan lang nating i-fill up itong mga nakahinihingi dito. So, for example, Science 8
week 1 learning task. Ano, activity 1. So ito po example lang, kayo na po ang bahala. And then so nag-create na rin po ako ng folder diyan since I'm handling 3 sections. So meron akong research 2, research 1, and then science 8 ng grade 8. And then ayan. So dito po sa description hindi ko na inilalagyan kasi nakakatamad. So dito po naman sa ayan, yung drag and drop a file here. So ang ginagawa ko po since yung ginagawa ko na lang mini-minimize ko to and then i-drag ko. So ito yung activity number 1. So i-drag mo lang yan dito sa part na yan. And then yan. So ito na po yung 2 pages ng ginawa kong file kanina. So kapag magi-create tayo ng worksheet, make sure po na naka-ready yan. Kasi pag hindi siya pag isa lang yung clinic mo, itong page lang na to yung makikreate. So kung dalawang page yan, so make sure na dalawa po yung naka-red. So let us create the worksheet na po. And then after creating the worksheet, so ganito po ang mangyayari dyan. Yan po yung makikita ng bata pag clinic po nila yan. So ngayon, para masagutan to ng bata, meron ditong mga options. Itong part na to, hindi ko po siya masyado na-explore lahat ha. So ito po, pwede to sa short answer. So ito, I do not know how to use this. Kayo na po ang mag-explore. So ito naman, open answer. So this is for the matching type. So ayan. Tapos this is for the true or false. Ito yung sa multiple choice. So ito yung gagamitin natin dito since multiple choice yung aking So, yan. I-click mo lang doon, tapos, yan. Kung apat yung pamimilian, edi, ang number of choices is 4. So, kayo na rin po ang bahala kung ilang points yung kada item nyo. And then, save changes. And then, pwede nyo na pong i-click dyan yung tamang sagot. So, for example, sa number 1, letter B ang tamang sagot. Okay? And then, number 2, click mo po ulit yung bilog dyan. And then, 4 choices. And then, create ulit tayo. And then, for example, ang sagot sa number 2 ay letter A. Okay, and then, create ulit po tayo. And then, ayan. Tapos, click mo lang ulit po yung tamang sagot, kunwari. Tapos, isa pa ulit na click. And then, click mo ulit yung tamang sagot, kunwari yun. Hindi ko na alam kung tama yung clinic ko. Basta, kunwari lang. And then, kunwari, letter A naman dyan. And, ayan. So, kunwari po ay, dito rin ay, yan. Huwag na natin tapusin. So, kunwari, natapos nyo na po yan. Ngayon, dito naman sa learning task 3, hindi na po siya multiple choice. So, ang nangyari, magpo-provide sila ng answer nila based on these questions. So, sabi ko nga po, ang ginawa ko ay ganito na lang kasi nahihirapan ako dito. So, para rin mas maliwanag sa bata. So, dun sa across, dito sa spacing na to, ang ginawa ko na lang po itong short answer. Tapos, mag-create ka dyan ng box. Yan. Tapos, edit short answer. So, for example po, ang tamang sagot doon ay earthquake. So, isusulat po natin dito yung tamang sagot. So, para pag sinubmit ng bata, automatic nalalabas na rin sa kanila yung tamang sagot. So, this time, pag po magandong short answer, nilalagay ko na yung mga possible answer. Kasi minsan yung bata nakakalimot. Gusto ko sanang sabihin sa kanila na lahat ay capital letter. Kaya lang merong mga pasaway at hindi nakikinig. So, ayan po. Nilalagay ko na yung lahat ng tamang sagot. Kung ano man yan. Basta malapit yung sagot. Ganyan. So, for example po, yan na yung tamang sagot. E di, save changes natin yan. So, number 2 naman. Ganun po ulit. So, click ulit natin yung short answer. And then, create tayo ng box dito para may pagsusulatan sila. Tapos, edit short answer. So, kunwari naman po, ang sagot dito ay fault. So, ganun po ulit ang gagawin natin. Write natin lahat ng tamang sagot. Yan. Tapos, save changes ulit. So, paulit-ulit lang po hanggang doon. And then, after that, yan po ay automatic nang nasa-save. So, pag pinuntahan mo yung my worksheets, ayan, nandito na po siya. Science 8 week 1 activity number 1. So, pag view po natin yan, preview this worksheet, ito po yung makikita ng bata. Yan, kita po nila na dito sila mamimili at dyan po nila ilalatag ang kanilang mga sagot. Ayan. So, ang nagustuhan ko dito sa teacher made, yun nga po hindi isa-isa na nilalagay po itong mga kada. Kasi sa Google Form, isang ganyan, isang paste doon, isang ganto, paste ulit, copy, paste, isa-isa, hindi po ba isang bultuhan? Ay, ako po'y natatagalan. Ayan po.
And then, paano naman po natin siya i-assign? So, since tayo ay online class at meron tayong mga Google Classroom, so, ang gagawin lang po natin ay action, tapos, assign worksheet. Yan. Tapos, ito po, may choices ulit tayo dyan. Ang kagandahan din po dito sa Teacher Made, hindi na makakalimutan ng bata na lagyan ng pangalan kasi automatic before nila i-click yan, magpapangalan sila. So, it's up to you po kung gusto mo ay Google account or using their name or ID. So, ang ginagawa ko ay their name na lang. Tapos, di ito pong first option, pag-click mo yan, kailangan mong ilista lahat dito ng pangalan ng bata na magsasagot lang. Kaya lang, dapat po, tally yung sinulat mong pangalan dito dun sa ibibigay rin na pangalan ng bata. Kasi kunwari po, ang pangalan ng estudyante nyo ay Roberto Diaz. Tapos, nakakapital letter lahat. Ang sinulat ng bata, ang in-enter niya is small letter o kaya naman yung first letter lang ng kanyang pangalan yung capital. Eh, hindi naman yung ganyan nilagay mo. Hindi po niya ma-open. So, dapat saktong-sakto. Eh, medyo nagkagulo po kami dyan nung minsan. So, ito na lang po ang ginawa ko. Customize prompt for the user login. So, ang ginawa ko na lang ay nilagyan ko na lang po ng ganito. Enter your name and then mail _ yung pangalan nila. So, gantong-ganto po ang isusulat nila. And then, show score to the students when they submit their work. Click din po natin yan. Tapos, pili po tayo ng option dyan. So, ang ginagawa ko ay score and correct answer para po kita nila yung score nila, kita din po nila yung kanilang correct answers. And then, how should score be displayed? So, ang ginagawa ko po ay yung points earned na lang. Yan. And then, pero pwede naman pong points earned over points possible. Yan. Tapos, create assignment. So, pag-create po natin ng assignment, share to Google Classroom. Pag-share niya po sa Google Classroom, ay, so, since ang gamit ko po ay yung aking isang account. Yan, pwede po natin siyang i-share. Kunwari po ay ito, ang aking classroom, Descendants of Magaganda. Yan, so, for example po, ay 40 points yan. So, pwede pa rin po natin itong lagyan ng due date. Kasi nga po, ito nga po pwede natin i-assign doon sa Google Classroom na meron tayo. And then, topic. So, for example po, ay quarter 2. Yan. And then, i-assign na po natin. So, makikita na po yan ng bata. So, alam niyo po, ang kagandahan din dito, yan, ay kunwari po ito. Balik tayo dun sa mga worksheet na ginawa ko po. Yan. Tapos, kunwari, ito kagaya po sa research 2. So, nagpa-pretest po ako sa Jasmine. So, ngayon, makikita po yung score nila. Tapos, kita nyo rin po kung ilan na po yung nakatapos at kung kompleto na nila. So, pag-click mo po na yan, kita na po lahat ng score ng bata. Ano po, yun po ang kagandahan dito sa Teacher Made. Yan, tapos po, so, tingnan po natin yung ano. So, paano naman po kung kunwari ay ako naman po, ito po, pwede nyo pong i-share siya. At saka nga po pala kung for example po ito kagayang Science 8, kung meron po akong handle na tatlong section, so kailangan nyo pong mag-make a copy. So click mo lang po sa side na to and then make a copy and then i-an nyo lang po for example po ito ay section po ay section A. So copy worksheet. Para po pag inassign nyo itong section A, para lang sa section A. Kasi kapag po inassign nyo yung lahat doon sa iisang section, maglalabo-labo po yung score. So kaya dapat, make a copy for each section. So ayun lang po. So yung nakapakita ko sa inyo, yun pa lang yung na-explore ko sa ngayon. So tayo naman po ay mahuhusay mag-explore ng ganitong bagay. Kaya nating i-explore pa yan. So kung meron pa po kayong ibang natutunan din, so pakishare na rin din po sa akin dahil ako'y bago pa lang din dito. Pero ayun, sana po ay nakatulong sa inyo. Kung hindi pa po kayo familiar dito sa Teacher Made, so pag-aralan din po natin at i-explore pa para po sa akin, mas maganda po itong Teacher Made kasi mas madali siyang i-explore at mas madali siyang gamitin. Kasi ako, pag nakagawa na ako sa isang file ng question at saka ng assessment, so isasalpa ko na lang dito, mas madali. Ayun. Sana po ay may natutunan at nakatulong sa inyo itong vlog na ito, itong video na to. So ayun po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, syempre mag-like and hit the notification bell para updated kayo kung meron pa akong gantong gagawin. Yun lang. At maraming salamat! Yan. Tayo po ay fighting. Ay po. Maraming salamat po. Thank you. Happy teaching. Nabuhay tayong mga guro.
mabuhay tayong mga guro. At sa mga estudyante dyan, please mag-comply kayo sa mga pinapagawa ng teachers nyo. At kung meron kayong problema, sabihin nyo lang sa amin dahil maiunawaan naman namin. Salamat po ulit. Bye.